The DZRH, the Elizalde. Look at the bus, it's time to mend. A corporate thing. So, ang sinasabi ko na lang. Isang mapayapang hapon, Pilipinas. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at nanonood sa RHTV. Lalo na sa mga kasamahan nating alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Mga kaibigan, Oktubre na po at malapit nang magbukas ang aming bagong production para sa 21st performance season ng Ballet Manila na The Revenge of the Classics. Sa buwang ito, itatanghal namin ang isang trilogy of excerpts mula sa tatlong tanyag at walang kupas na classical favorites, ang Swan Lake, The Nutcracker, at The Sleeping Beauty, na pinagsama namin sa isang original production na The Swan, The Fairy, and The Princess. Abangan niyo po yan sa darating na October 14, 15, and 16 sa Aliu Theater. Kasama po namin sina Mikhail Martinyuk ng Kremlin Ballet and ang veteranong aktor na si Miguel Faustman at ang Manila Symphony Orchestra sa ilalim ng baton ni Maestro Alexander Vikulov. Huwag po ninyong itong palalampasin. Pwede nang bumili ng tickets online sa www.ticketworld.com.ph o tumawag sa 891-9999. Samantala, sa hapong ito, ang makakakwentuhan ay isang photographer na hindi lamang mahilig gumamit ng mga makalumang estilo sa pagkuha ng larawan. Meron din siyang koleksyon ng 200 antique cameras na siya niyang ginagamit sa pagkuha ng mga larawang ito. Yan ang pag-uusapan natin sa ating pagbabalik kasama ang potografo at kolektor na si Ginoong J. Javier. Ang photographer na si Roderick J. Javier ay nagtapos ng AB Communication Arts mula sa University of Santo Tomas noong 1988. Nakuha naman niya ang kanyang degree sa Master in Fine Arts and Design mula sa Philippine Women's University. Bilang guro, nakapagturo siya sa Faculty of Arts and Letters ng UST mula 1993 hanggang 2014 at sa Philippine Women's University School of Fine Arts and Design noong 2014. Sa nakaraang 6 na taon, patuloy siyang nagtuturo sa photography program ng School of Design and Arts sa DLS College of St. Benilde. Bilang isang professional photographer, naging kilala siya para sa people, product and event photography, editorial photography para sa mga magazine, at entertainment photography para sa mga promotional needs ng telebisyon, pelikula, at CD recording. Kilala rin siya sa mga photography circles bilang kolektor ng mga classic at antique cameras at may mahigit na 200 kamera na pawang gumagana pa sa kanyang koleksyon. Isang mainit na pagbati ang hatid ng Art2art sa photographer at camera collector na si Ginoong J. Javier. Kasama po natin ang photographer, educator at camera collector na si J. Javier. Jay, welcome to Art2art. Salamat po. At bumati ka naman sa mga listeners natin. Magandang hapon po sa inyo lahat. Nandito po sa Art2art ni Miss Lisa Macuja. Okay, Jay, sige, umpisahan natin sa umpisa. Okay. Kailan ka unang nagkahilig sa photography? High school pa. Aha, okay. So, na-interest ako sa teknolohiya kung paano nagkakaroon ng isang picture sa papel na hindi ginagamit ng drawing. Mm-hmm. So parang backward ang interest ko. Hanggang sa napunta sa technology, tapos napunta sa paggawa mismo, napunta sa sining, napunta sa kasaysayan ng photography. Okay. Kasi ang technology at kasaysayan, hindi pwede paghiwalay yan eh. So ngayon, ang tinutula ko ngayon, so paano mo gagawin ng sining sa photography? Paano pagbasa ng mga larawan? Paano pagbasa ng mga bagay-bagay sa larawan na gagamitin mo hindi lamang yung mga sinasabi, mga teorya sa sining, kasaysayan, kundi isasama na rin pati technology. Mm-hmm. Mm-hmm. So sa paggawa, no, diba? Kaya tulad ngayon, no?
Ang photography kasi ngayon parang ano, 'di ba? Parang post-it. Lahat ng tao photographer ngayon, oh, 'di ba? Dahil meron pag meron kang smartphone o basta meron kang telepono na camera na rin, photographer ka na. Kaya mga picture natin ngayon, mga larawan ngayon, parang post-it note. Mm-hmm. Sulatan mo ng kaunti, idikit mo sa pader, nabasa mm-hmm. na, wala na, makakalimutan na 'yan pag nakapagbasa. Mm-hmm. Hindi kasi katulad dati na ang pagkuha ng picture, pagkuha ng larawan, mm. isang okasyon yan. Mm-hmm. Nagbibihis mga tao, mm. binabayaran bawat print. Mm. Pag ang kuha, ipinag-iisipan kasi alam nila, limitado to ah, hanggang, mm-hmm. hanggang 12, 24, 36 shots yes, lang. Pero, ano, tapos makikita mo yung picture, siguro yung buong taon, sabi nga lang may Christmas tree sa bawat dulo. Sinimulan yung rolyo, may Christmas tree dun sa ano, nung pinadevelop, Christmas tree ulit. So in between, nandun yung Valentine's Day, nandun yung graduation, mm-hmm. nandun yung mm-hmm. pasukan, nandun yung summer vacation, nandun yung November 1, whatever, kung ano man. Mm-hmm. So nandun lahat, in 36, ano, 12, siguro apat na pictures ang buwan. Mm-hmm. Eh ngayon, lunch break, siguro na 4,000 picture nang in-upload sa ano, Facebook. Oo nga. Diba? So, parang nangyayari, sabi, kahit sa pag-ano, doon sa mga tinuturuan namin na sa student photography, gusto kong kasi ibalik na yung picture na yan, dapat napaka-importante ng tingin nyo dyan. No? So, paano mo gagawin yun? So, okay, ang digital, maganda. Mm-hmm. Instant. Mm-hmm. Parang instant coffee, just add water, mm-hmm. tapos. Mm-hmm. So, ibalik natin sa panahon na talagang limitado, hindi nyo nakikita kagad. Mm-hmm. Babayaran mo bawat shot. Babayaran mo yung rolyo. Tapos papadevelop mo. So parang pag-develop nun, paglabas yung print. Hindi mo instantly nakikita kung ano yung resulta ng iyong pagkuha. No? Kaya dapat iniisip pa lang, ito ang nangyayari sa loob ng camera habang ginagawa ko. Mm-hmm. Ganito yung picture na gusto kong mangyari. Kaya yung gagawin ko sa camera, ini-imagine ko picture na sa isip ko. Tapos paglabas, ito ang inaasahan ko lalabas. Mm-hmm. Na kung tama lahat ng ginawa niya, yun nga ang lalabas. Mm-hmm. Mm-hmm. Hindi katulad nung halimbawa, instant. Ulit, mm-hmm. hanggang sa makuha. Mm-hmm. Eh kung minsan nakatakas yung kinukunan, wala mm-hmm. na. So, teka muna, does this mean na lahat ng trabaho mo ay kuha mo sa mga antigo na cameras mo? Wala kang digital camera? Meron akong digital Meron camera. Meron kang digital camera, okay. In fact, hindi ko sinasabing 100% analog ako dahil sinasabi ko, kahit itong sample na to, digital na rin touring ko dito. Okay. Kasi ang digital photography, hindi lamang sa camera, mm-hmm. kundi yung buong platform. Mm. Ang analog lang dito, ang pelikula, capture mode. Mm-hmm. Yun lang. Pag nakunan mo na, yun lang. Mm-hmm. Kasi ang bawat step na susunod doon, pag nilagay ko to sa social media, mm-hmm. digital na yun. Mm. Kasi ang pag sinabing digital photography, hindi lang yung pagkuha, kundi yung sharing, mm-hmm. Pagkalat, mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Ang bilis kumalat. Lahat nga ng tao, hindi lang photographer, photojournalist na rin ngayon. Yung ginagawa, halimbawa may nagkabangga ang kotse, kinabuka, mm-hmm. hindi pala kinabukasan, 5 minutes pa lang nakakalat na share na. Hindi lang 5 minutes. Mas mabilis 30 seconds. Oh? So, hindi katulad dati, may nangyaring ganyan, kukunan, pag binili na yung dyaryo, kinabukasan mm-hmm. makikita. Mm-hmm. Ngayon, nangyari sa kabilang side ng mundo, katulad naman, may nangyari sa Turkey, mm-hmm. yung kasalan, yung binomba doon. Dito lahat, alam na natin, nakita may picture na tayo. O yung batang nangyari doon sa Syria. Mm-hmm. Mm-hmm. Diba? Isang linggo pa lang, meron na siyang memes, meron na siyang rendering na artwork kasama na sa posters. Mm-hmm. Ganun kabilis ang, yes. ang pictures ngayon. So, ang ano ko lang naman doon is, ibalik yung, ano, parang bigyan nyo ng importance yung picture, parang hindi siya post-it na disposable. Yes. Maraming pwedeng gawin sa picture kasi kasaysayan natin yan. Lahat ng record natin na nakikita visual, mm-hmm. picture yan. Mm-hmm. Mm-hmm. No? Maaring bias pa rin yan kasi ang photographer bias palagi. Kasi mm-hmm. ang kukunan niya kung ano lang pinili ng kunan, mm-hmm. ang isasama niya sa loob ng frame, yun lang pinili mm-hmm. niya isama. Mm-hmm. So yung sabi natin, picture cannot lie, yes, pwede. Ganun din naman historians, namimili rin eh. Mm-hmm. That's true. Pero ikaw ba'y nagkaroon ng formal training or formal lesson sa photography? School of Hard Knocks. Okay. So, kasi, ano yung first camera mo? Ilang taong ka? And ano yung, ilan yung frames mo sa first roll of film mo? Ang unang pinagamit sa akin, yung namana ko sa uncle ko na half frame. Aha. Na Canon, na half frame na ano. So, parang 72 shots yung laman nun. Okay. Kasi hati. Aha. Siguro ilang taon ako nun? Siguro 11 or 12? 11, 12. Wow. Okay. So, pinag-ipunan ko, binili ko yung roll yun. Yung dati, magkano? 8 pesos. Mm-hmm. Which is mahal at time. Mm-hmm. So,
Black and white? Black and white. Tapos, ang source ko lang na, ngayon, ang dali matuto eh. I-Google mo lang yung how to develop film, lalabas. Eh, noon hindi. Magtatanong ako doon sa kakilala. Ultimo yung nag-ID doon sa ano, tinanong ko paano nag-develop. Encyclopedia, doon ko binasa isa-isa. Then, ginather ko yung chemicals. I remember yung first nag-develop ako, lata ng sardinas kasi yung maliliit na trace, yun ang pinakano. Doon ko ginawa. Then, sinunod ko lahat ng instructions. Ano ba ito? Yun ang first, ano. So, yung mga estudyante ngayon, pinagagawa ko, sabi, okay, itong rolyo, I mean, ito yung film. Hindi nyo nakikita kasi lahat sila sanay smartphone, digital cameras. Doon sa school, digital cameras kaagad. So, part din ng program sa school, sabi, pakita mo paano ginagawa yung mga pictures dati para magbigay ng ibang klaseng discipline sa pagkuha ng pictures. No, kung magaling ako sa ballet, eh, hindi naman pwede nanood ka lang ng ballet, marunong ka na magsayaw. Totoo. Diba? Ang daming training, paano... Ano, babaliin yung paa mo? Hindi naman. Pero kakasprains, yes. Diba? Baling ligaments, baling ganyan. Parang ganun din yun sa photography kasi parang ganun yung approach namin. Sige, matutunan mo mabasa, matisod sa dilemma, ganun. Kaysa yung, hindi, pindot ka ng pindot, download ng program, yun na. Tapos Adobe Photoshop. Photoshop. Oh. Tapos isa pang advantage ng ganito, kasi ang daming, ano, hindi, alam ko kung marami naka-realize, pero marami ako na-meet naman sa ganito. Paano ko ba angkinin yung image? How do I own the image? Kasi sa lahat ng forms ng art, photography pinakamahirap i-own, lalo ngayon. So, anyone na may picture na ganyan, isang dosena tayo nagkuha ng isang bagay, pare-pareho yan lahat eh. Kasi yung makina, yun ang gagawin. So, ang gagawin ng iba, anong gagawin? Ibabaguhin ng konti para magkaroon lang ng identity ng picture na, maklaim niya akin to. Ako lang yung kulay dilaw yung picture eh. Ako lang yung may gasgas yung picture eh. Pero sa ganito, ang proseso kasi napakahaba. Parang pagluluto. Ang daming entry points ng intervention na pwede mong baguhin yung outcome na paglabas ng picture, akin yan. Hindi yan sa'yo. Iba yung ginawa mo eh. Yun ang isang advantage ng analog captures, analog process. Merong ano, may tinatawag na intervention. Ang daming pwedeng gawing intervention. So, sino ang maituturing mong mentor kung School of Hard Knocks ka nga and... You know, you're basically self-taught, no? Yes, he's a Wig Tysmans. Is Bian, a mentor? Yes, Bian Bautista. We incidentally, nag-shoot tayo 25 years ago. Oh, gosh. Talaga? Yes, pinakanta ko sa'yo, Pusbegda. Ano? Yung Russian folk song, Pusbegda, Budyat Sonsi. Ah, Pusbegda, Budyat Sonsi. Exactly. Okay. Yun. Yung time na yun. Bakit alam mo yung Russian song na yun? Mayroon akong Russophile ano, stage. Nakita ko nga eh, yung mga camera na dala mo dito sa studio ay Russian. Old Russian cameras. And you mentioned meron kang ilang Russian cameras? Sa Russian cameras siguro 80 to 90. Halos kalahati ng collection 80 is to 90? Well, Soviet kasi halo-halo. Wow, Okay. So, nagkaroon ako ng maraming Russian contacts because of that. Or Ukrainian contacts because of that. Yeah. Oh, well, sige. Pero mentor ka na rin ngayon, yes. No? You are a teacher, photography teacher. So, ano ang kinahanap mong mga katangian sa kabataan ngayon, sa mga mag-aaral ngayon? Palagi hanap namin is, yung estudyante may interest, may kusa, yung may spirit na gawin yung ginagawa, hindi yung ginagawa lang dahil kailangan ng grade, kailangan ng kapagpasa. Yung may initiative siya dahil gusto talaga mag-create. Yung proseso ng creation kasi, makagawa ng isang produkto. Pwede dalawang motivation yan. Merong isang tipo ng photographer gumagawa niyan para kumita. Merong isang photographer na gumagawa dahil gusto niyang gumawa. So, hati doon sa gano'n, wala namang ano. Pero ang ano ko ngayon, ang focus ko ngayon, is sa mga photographer na gustong may magawa na output. Into fine art. Yeah. Yes. In other words, ang hinahanap mo ay yung mga photographer na mga artists. Yes. Oo. Hindi yung photographer para lang... Kumita. Oh, maraming gano'n din eh. Although may passion dapat. May pag-ibig sa kanilang craft. Okay, marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang photographer na si Jay Javier. Dito pa rin sa Art2Art, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala.
Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art2art. Schedule ng mga inaabang ang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art2art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa musika, inihahandog ng Philippine Madrigal Singers ang kanilang buong Arezzo Competition Program sa palabas na pinamagatang Triunfo. Itatanghal ito sa October 8, alas 8 ng gabi sa tanghalang Nicanor Abelardo ng Cultural Center of the Philippines. Ito ang huling major concert ng grupo ngayong taon bago sila pumuntang Amerika para sa isang concert tour. Para sa ticket ng Triunfo, tumawag sa CCP Box Office 832-1125 832-3704 or sa Ticket World 891-9999. Inihahandog ng Santa Isabel College Manila Conservatory of Music sa pakikipagtulungan ng College Board of Students ang kauna-unahang formal full-length show ng I Baritone sa October 5, alas 5 ng hapon sa Santo Cristi del Tesoro Auditorium ng Santa Isabel College Manila, number 210 Taft Avenue, Manila. Tinaguri ang isang tribute concert para sa mga guro. Tampok dito ang mga baritone na sina John Pitas, Robbie Malubay at Jose Leo Logdat, kasama ang Santa Isabel College Chamber Orchestra sa pamumuno ng conductor na si Daniel Bartolome. Ang musical arrangements ay gawa ni Harmon Arceo. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 525-9416. Samantala, inihahandog ng Sanctuario de San Antonio Parish sa Forbes Park, Makati City, ang kanilang kauna-unahang fundraising event na pinamagatang Francis Fest 2016. Ito'y gaganapin sa October 3, alas 7 ng gabi sa Main Church. Magtatanghal ang Orchestra of the Filipino Youth. Tampok ang 14-year-old pianist na si Brian Berino at kasama si Maestro Oliver Ochanin bilang conductor. Bumisita sa parish office o kaya tumawag 843-8830 para sa karagdagang detalye. May 50% discount ang mga estudyante, ipakita lamang ang school identification card. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Macuha. Art2art. Kasama pa rin natin ang photographer at camera collector na si Jay Javier. Jay, nabanggit mo kanina na you have more than 200 cameras in your collection. So, ilan ang working condition lahat sa 200 na yon? Halos lahat sila. Halos lahat sila. Okay, ano yung paborito mo? Ako, ano yung nasa bag? Ganun ba yun? Kasi, sa dami nun, meron kasing collector na gusto magaganda makikintab. Mm-hmm. Nilalagay sa estante, nilalagay sa vitrina, yung gano'n, display. Mm-hmm, mm-hmm. Ako, mas gusto ko kahit wasa, kahit hindi mawasak. Yung worn out, medyo tarnished, medyo no, basta working. Mm-hmm. So, kanyari, may natipuhan ako gamitin to ngayon. Mm-hmm. Sige, lalabas yun, lalagay sa bag. Mm-hmm. Yun ang pangukuha ko ngayon. Mm-hmm. O may bagong acquisition, sige, mapaglaruan mm-hmm. sandali. Mm-hmm. Tapos balik sa ano, tapos balikan after 6 months, kunin ulit. Mm-hmm. Mm-hmm. Pero di ba pag ang camera, parang makina yan eh, pag hindi mo ginagamit, na nasisira? Sisira. So, kailangan lahat ng 200 cameras na yan ay lagi mong ginagamit? Well, kuminsan, lalabas ko doon sa cabinet, hindi nga sila nakadisplay ng cabinet eh. Okay. dry fire, lalaro na, tapos siguro yan. Sige, tumakbo ka sandali ng ganyan. Tapos yan, balik. Mm-hmm. Parang sa kotse din. Mm-hmm. Pag hindi ginagamit, buksan sa umaga, i-idle yun na. Mm-hmm. Tapos yun. Mm-hmm. Okay. So parang yun equivalent sa cameras. I see. Nabanggit mo sa isang interview noon na ang paborito mo ay ang recreated photos. Ano yes. yung ibig sabihin ng recreated photos? Yun yung project ko ngayon na parang ano, kasi parang ano ko doon, ang premise ko doon. Lahat ng colonial photos natin, mm-hmm. kung hindi gawa ng mga Kastila, gawa ng Amerikano. Mm-hmm. In fact, maunang photos ng Pilipinas, 1842, mm-hmm. Amerikanong gumawa. Nagpunta mm-hmm. sa Marikina nila kinunan eh. So palagi ang tinatawag nila, ang gaze, ang perspective ng photographer, nasa
kung sino man yung may hawak ng camera. Mm-hmm. So namely, foreigners. Mm-hmm. Diba? Mga ano, so isang ano lang. So inisip ko, paano kung Pilipino ang may camera noong panahon na yun? Mm-hmm. Paano kaya ang labas? So parang kukunin ko isang ano, isang set ng picture, tapos sabi ko, sige, recreate natin. No, parang pinipilit ko natin, ano ba yung Filipino gaze. Mm-hmm. Pero parang wala talaga. Kasi nga, noong time na yon ang photography ay humihiram pa rin sa art, sa painting, mm-hmm. sa traditions ng painting. Mm-hmm. So, ang gaze ng mga photographer dati, kadalasan parang suppressed. Mm-hmm. Parang hindi naman suppressed. Wala pa. Kumakapa pa lang. Mm-hmm. So, humahango pa lang sila sa tradisyon ng painting. Mm-hmm. So, pagdating sa portrait, mukhang painting pa rin. Mm-hmm. So, pati poses nila, hango pa rin sa painting. Mm-hmm. Hindi silang humingiti. For dalawang reasons, na sabi dahil matagal exposure, tapos pangalawa, hindi nga acceptable yung pagngiti sa mga formal settings. Mm. So yun yung ano. Tapos sabi ko, paano ba ako i-recreate ito? Ano yung mangyari? So nagkaroon ako ng recreation, so ginagamit ko yung mga lumang camera niya. Kasi parang, kung gusto mo magluto ng tunay na puto bumbong, gamitin mo yung talagang bumbong, hindi yung aluminum na ano. Mm. Kasi iba pa rin texture. Sabi ko, sige. Mm. Una ko recreation, World War II. Mm-hmm. So may nirecreate ako, sabi ko, sige, tapos nilagay ko doon sa grupo ng World War II na local na sa social media. Then, sige, yung mga kaibigan ko na reenactors, mm-hmm. costume sila, kinunan ko rin. Mm-hmm. So pinost ko doon, iniwan ko lang doon, may pumake-up. So nilagyan ko ng fake na regiment number, ganyan, tapos nilagay ko December 1941. Mm-hmm. So may pumake-up, akala 1941 nga, so tawanan kami lahat. Okay. Tapos as recently as 2 weeks ago, meron din isang group sa Facebook. Siguro masisipa ako ng grupo nito pag nalaman na to. nakalagay doon. Na may, yung, kasi 2 weeks, 3 weeks ago, yung school, nagpunta ng Fort Santiago. Tapos mm-hmm. pinagawa ko sa mga estudyante ko, pinag-costume ko sila mm-hmm. na 1890s din. Mm-hmm. Dala yung camera na luma. Sabi mm-hmm. ko, ang project nyo, ang finals nyo, itong kukunan nyo. Mm-hmm. So yung isang, yung kuha niya, sabi ko, okay ito ah. Pinutol ko ng konti. Mm-hmm. Pinost ko dun sa site na yun. Mm-hmm. Ang comment dun, so kinonsulta ko muna dun sa isa sa mga ano nila, admins nila, sabi ko, okay lang ba, mukha bang luma to? So mm-hmm. kahit siya hindi niya alam kung luma o hindi. Mm-hmm. Mm-hmm. Expert na yun, collector na yun. Mm-hmm. Tapos, sabi niya, sige, go ahead. Yun. Tapos, sige, pinost ko na. Mm-hmm. Quiet din siya, hindi niya sinabing 2 weeks old yung photo. Then, isang comment, tama ka rin, tama. Hauntingly beautiful images from the past. Mm-hmm. Well, technically, past nga kasi 2 weeks nga. Old. It's not 100 years old. Yes. Oh. Gusto kong sabihin, pero ayoko mambasag ng trip niya. So, sige, ganun lang muna. So, parang sabi ko, well, ano to, parang hinahanapan ko to. Ito ba, maganda bang basis ng study to? Ano maganda gawing, pwede ba ito maging proseso sa art? Pwede ba maging ano? Kasi ang photography naman yun, hindi lang yung paglalagay ng pretty pictures. Eh. Mm-hmm. It's creating statements with images. Mm-hmm. That's true. No? It could be a bias. It could be, ano, parang, it could be a political, ano, it could be a historical agenda. Pwedeng gawin yun eh. Mm-hmm. So dito parang ano, ginagawa ko parang kasi parang ano to eh, parang sinisira ko yung archive eh. Mm-hmm. So may parang isang example dito. Mm-hmm. Sabi ko, isang anomaly would be itong photo na to, which... Okay, pakita natin sa screen. So para sa mga radio listeners natin, it's a photograph of two young girls, no? Na naka-national, naka-Filipiniana. Tapos yung format niya, tawag dyan, cabinet format. Ito yung ginagamit nila 1899. Mm-hmm. Yung sukat na to, pati presentation. Mm-hmm. So may isang anomaly dyan, Lucky Me na ano, or cup noodle. O nga, no? Okay. Tapos may isa... Parang kang nag-time travel. Exactly. Oh. And then, meron din ako dito isang binabasag. Kasi lahat ng Filipina dati nakapamaypay. Okay. So, electric fan. Mm-hmm. So, I don't know what. Ito, kababawa na yan. So, electric fan yung lagay. Mm-hmm. And then, we have here isang photo si Raymond Red. Aha. So, he was using yung prop na ginamit niya dun sa, ano, dun sa camera obscura ng film. Aha. Nandito naman, ang assumption ko dito, kung magkakaroon ng statement niya. So, what if kung may katipunero na may movie camera, ano kaya yung pinapanood natin about the Philippine-American War? Oo nga naman. Kasi ang existing shorts doon, recreated shorts na short films, si Edison ang gumawa. Uh-oh. So ang bias ng Amerikano, yes. Ang ginamit ng Pilipino, yes. Black Americans, yes. African Americans, Uh-oh. Na pinagdamit niya ng, ano, ng kamisa. Uh-oh. So ganun ka-limited yung perspective. Yes. So what if kung may Pinoy, ano kaya yung bias naman natin? Mm.
Talagang history lesson. Yes. Pero hindi ba mahirap maghanap ng mga chemicals at you know, iba pang mga paraphernalia na ginamit noon for these recreated photos? Ang maganda ron, meron tayong materials na nag-exist na pwedeng i-adapt. Ah, I see. Parehong-pareho yung response. Okay. So, chemicals, nandiyan pa rin naman, nagagawa pa. Kung hindi na nabenta nung ano, hindi na ano, may mga branded kasi before, nakapasok pa naman yung salamat sa eBay. Oo nga. Sa balita ko nga eh, talagang almost all your well, collections halos, from eBay. Halos ganun. So, buti na nakuha ko bago sila nag, ano, yung, kasi kaya pati, ano, pati balikbahin boxes. Uh-oh. Ano na rin eh. Yes. So, ewan ko paano nga itatax, eh, luma, considered as junk yung iba nito eh. Lalo na kung hindi gumagana, ikaw pa nagre-restore. Exactly, no? Parang scrap. Oo. So, parang pasok na, buti naman naintindihan ng iba na talagang pag dumating sila dito, scrap na yan. So, for restoration, artifacts. Tapos yun yung ano. So, yung artifacts, ang nangyayari, gumagawa ng bagong artifacts. That's true. Oh. Okay. Kasi this could have been done easily with, ano, yung halimbawa, kunan ko with the DigiCam, tapos i-Photoshop ko ng one-click deals. Ang labas niya, hindi pa rin, ano, parang kulang. So, in this case, ito, nagawa ang kalahati, naging possible tong photos na to. Dahil sa, ano rin, ginamitan pa rin ng digital Photoshop, pero hindi sila ginamit as kung paano ginagamit. Ano, kundi ginamit siya parang kapalit lamang nung, ano, nung traditional na darkroom. Yes. Okay. So, what is the oldest camera you have in your collection? Yung ginamit ko dito, na sa tansya ko siguro mga ano yun eh, 1920s pa yun. 1920s pa? Or baka older. Kasi nawala yung etiketa niya. So, hindi namin talaga ma-document. Okay. So, ang basis lang namin, paano ba ginawa yung fittings ng kahoy? Paano yung pag-join ng kahoy? Kasi per time, di ba, habang nag-ano yan, yung mga nag-assemble ng camera, so this came from a time na yung mga nag-assemble, hindi required na gumawa ng 100 cameras per day. So kaya nilang mag-dovetail, kaya nilang gumawa ng brass fittings na handmade. So kinumpir namin yung sa cameras na naggaling din from the 1930s, iba. So from ano yan, konting kinalas yung camera ng konti, nakita yung loob pa yung kagawa. So sabi nga siguro mga 1910, 1920 siguro to. So yung camera is probably 95 years old, 80 pinakamabata ang estimate. Wow. And it's working? It's working. Yun yung ginamit pang shoot dito. Wow. So bawat photograph na kinunan from that camera, mga magkano lalabas? Per shot? Per shot, materials, cost-wise? Yes, everything. Well, siguro, kung raw materials lang, siguro mga about 75-150 pesos. Okay. Not that bad. Yes. Oo. But if they commission me to do this, it's going to be okay. Different. Well, huwag natin pag-isapan. Okay. Okay. So, of course, malaki ang investment mo sa is there a demand? Well, wala pa. Pero ang investment dito, not so much yung money, kundi yung investment in knowing, pag-research, paano i-recreate. Kasi ultimo ang pag-post, kailangan alamin mo na ano eh, may mga ano yan eh. Hinanap ko na, sabi, paano as tayong photographer? Even yung sinabi na watch the birdie. Yung pala, meron ka stuffed bird doon. Kasi sabi, pag pinaupo, matagal yung pose. Sasabihin mo doon sa nakaupo na kinukunan, gaze mo yung mata mo sa isang lugar na komportable ka for the next 5 minutes. Okay. Ibig sabihin, yun yung proseso na magpo-focus ka, magpapalit ng plate, magpapasok, expose. So, more or less 5 minutes na nakaupo eh. Kaya yung mga ganito, pagkatapos ng isang exposure, okay, tapos na yung session natin. Hindi katulad ngayon, isang session, kailangan, 2,000 exposures. Dati, mga click lang ng click, no? Dati, dalawang exposures, okay, tapos na yung sitting mo. Yes. So, yung watch the birdie pala, it's an actual bird. Akala ko it's the flash. No, it's a stuffed bird na nakasabit sa gilid. Kaya yung mga mata nila sa portraits, di ba, hindi nakatingin diretso sa camera. Okay. Yung iba may tinitingnan sa gilid. Yes. Alam mo ito, yan. Okay. Daming bird trophies, nakatingin ganyan. Okay. Well, so not only are you a teacher and a historian, historian, well,
Para na rin ganun, no? But you're, of course, a professional photographer. Now, yes. As a professional photographer, marami bang mga clients na gusto ang kanilang mga commissioned works ay in this style? Actually, hindi ko siya inaalok commercially. Uh-huh. Ah, hindi. Okay. Hindi, so, well, at least hindi pa. Okay. So this is very personal. I see. So the only time na gumawa ko ng ganito was yung talagang commissioned work, kunyari fashion spread na 1950s style, mm-hmm. Dun lang. Uh-oh. But otherwise, personal lahat. Aha, uh-huh. I see. Hindi ko pa siya ginagawa ng ano, yung commercial. Ano. Kasi mm-hmm. A lot of people do yung parang mga recreations na gano'n, but ang ano kasi, parang cosplay siya, people in costume, mm-hmm. In old costume, kaya kinunan in a modern way. Ang gusto kong approach doon mm-hmm. is mm-hmm. even people in na mm-hmm. New costumes, mm-hmm. kunan in this approach, they still look old. Mm. Parang dated, mm-hmm. dated pa rin approach. Okay. Mm-hmm. Yun yung dinedefine ko na parang technique para sa process na to. I see. Okay. And so for ang mga listeners natin na interesadong mag-workshop sa'yo, saan ka pwedeng makontakt? Sa Facebook. Search nyo lang, Jay Javier? Jay Javier. Oh, okay. And then there are 20 or 30 Jay Javiers doon. So yung uh-huh. yung... Masalaman niyo na ako yun kung may camera or may pusa. Ah, mahilig ka din sa pusa? Yes. Okay. Meron akong kilalang mahilig din sa pusa. Sige. Maraming salamat, yes. Jay, sa pag-share mo dito sa amin ngayon sa Art2Art. And of course, we wish you all the best sa iyong mission of uplifting the art of photography into what it used to be. Thank you. The choice and the amount of thinking that goes behind every single shot. Thank you. And may I add? Yes, of course. Balita ko, birthday mo raw bukas. Oo. Okay, happy birthday. Ayokong isipin eh. Kasi, tatanda na naman ako. Pero thank you. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art2Art kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja, happy birthday to me for tomorrow, nagpupugay sa artistang Pilipino.